Bahaging ito ay tungkol sa kwento ng mga pangyayaring naganap kay Tatang Perling sa kanyang pag-iimbestiga doon sa mainland at kung paano niya nakilala si Bien Cordero. Noong umalis si Tatang Perling sa isla ng Naranjo ay hindi siya kaagad dumiretso sa mainland. Nagtungo muna siya sa Placer sa Masbate upang sunduin ang pinsan niyang si Arnaldo, ang kapatid nitong si Nestor na isang kafgu. Pagkadating ni Tatang Perling sa Placer ay dumiretso na siya sa bahay ni Arnaldo upang kausapin ito. Pagkadating niya doon ay nakita niya ang pinsan na nagluluto sa kusina. Pagkatawag niya ng pangalan nito ay agad itong napalingon habang nasa kusina at sinabing, "Tamang-tama dating mo, Inko Perling. Nandito si Nestor, kararating lang kagabi. Halika, tuloy ka. Bukas yung gate. Itulak mo lang." Kaya marahang itinulak ni Tatang Perling ang gate na gawa sa biniyak na makapal na kawayan na kung tawagin sa amin ay guod. Hindi ko uli alam ang Tagalog nito ha. Sa probinsya kasi namin ay iba-iba ang pangalan ng kawayan ayon sa uri nito. Pagkapasok ni Tatang Perling sa bahay ay siya namang pagbaba ni Nestor mula sa itaas na silid. Sabay sabing, "Ang dakilang si Perlito Cabecera Mondrial, ang pinakamataas na babaylan ng Samar at tagapangalaga ng Isla Naranjo." Tumawa naman si Tatang Perling at sinabing, "Gusto ko yung paggabanggit ng pangalan ko ah. Para ka nag-aanunsyo ng pamagat ng palabas sa sine o di kaya pamagat ng aklat." Nagkatawanan ang tatlong magpipinsan at nagyakap. "Tagal nating hindi nagkita, Baba Perling ha." "Oo nga, ikaw kasi lagi kang nasa destino kaya hindi kita matagpuan dito. Nakailang punta na kaya ako dito pero lagi kang wala. Saan ka ba kasi naglalagalag? Eh dito lang naman sa bayan naka-assign ang mga kafgo, di ba? Baka naman pambababae lang yung inooperasyon mo." Sabay tawa nito, sumagot naman si Nestor, "Ano ka ba? Legal na lakad dito. Buti nga nabigyan pa ako ng ganitong assignment." Sumagot naman muli si Tatang Perling, "Ano namang assignment yan?" Si Arnaldo naman ang nagsalita habang naghihiwa ito ng mga rekado at mga laman loob ng baka na ilalagay niya sa kanyang nilulutong papaitan. "Tamang-tama ang dating mo, Inko. Dahil pareho kayo na iniimbestigahan niya si Nestor. Di ba sabi mo, nag-iimbestiga ka ng mga babaylan na nambibiktima ng mga dalagitang birhen? Yan din ang assignment niya." Dumugtong naman si Nestor. "Oo, nakarating na kasi sa taas ang balibalita ng pagdami ng mga nawawalang mga dalagita. Noong una nga ay mga dalagita lang. At ayon sa source namin ay mga babaylan nga daw ng Samar ang nangunguha upang gawing alay. Pero sa pagpapatuloy ng imbestigasyon namin at mula na rin sa iilang suspect na nahuli namin na nangunguha ng mga biktima ay may isang grupo pa pala na kumikilos at nangunguha din. Bali magkaibang grupo yun sa mga babaylan. At yung sindikato na nangunguha din. Dahil yung nahuli namin ay walang ideya sa mga babaylan o mga ritual. Pangkalakal daw ang gamit ng mga nakukuha nila at wala ding piling edad o kasarian." Tumango naman si Tatang Perling. "Ah, ganun ba? Ang totoo, narinig ko na rin nga na may mga nawawala ding mga tao at magkakaiba ang edad at kasarian.
kaya medyo ipinagtaka ko yun. Dahil hindi naman maaaring mag-alay ng lalaki at mga babaeng hindi birhen ang mga itim na babaylan. Ngayon lang naging malinaw sa akin na ibang grupo pa pala iyon. Muling nagsalita si Arnaldo. Mamaya na natin pag-usapan yan. Habang tumatagay, iakyat mo na iyan sa kabilang kwarto ang mga gamit mo. At magpahinga ka muna. Tatawagin ka na lang namin pagkakain na. Kaya umakyat na muna sa silid si Tatang Berling upang makapagpahinga. Maalon kasi ang dagat noong nagbiyahe siya papunta ng Dimasalang mula sa Naranjo. Nang sumapit na ang magtatanghali ay tinawag na siya ng mga pinsan niya upang magtanghalian. Hindi rin naman katagalan ay bumaba na siya at nagtanghalian na kasabay ng pinsang sina Arnaldo at Nestor. Habang kumakain ay sinabi ni Tatang Perling sa dalawa na kailangan niya ang tulong ng mga ito upang mag-imbestiga sa mainland. Pumayag naman ang dalawa na samahan siya. Kailangan din kasi iyon ni Nestor para sa assignment na ibinigay sa kanya. Pagkatapos ng masaganang tanghalian ay sinimulan na nila ang tagay-tagay na bahalina. Ito ay tuba din na inimbak ng matagal. Medyo mapait at mapakla na ang lasa nito. At talagang masasabing nakakalasing na rin talaga. Hindi gaya ng bagong hango na tuba na parang umiinom lang ng juice at lumipas ang buong maghapon sa pag-iinuman ng magpipinsan. Kinabukasan ay tumulak na patungo ng mainland ang tatlo. Siyempre, hindi sila pwedeng dumiretso sa pamayanan ng mga aswang dahil wala namang nakakalapit dun ng basta-basta. Kaya dun muna sila nanuluyan sa isang kalapit na barangay ng Lipaka. Dahil sa may alam sa pag-aayos ng mga appliances itong si Arnaldo, kaya naisipan nilang magbahay-bahay sa mga pamayanan at makihalubilo sa mga tao na nakatira doon. Ilang buwan din naman silang namalagi sa barangay na yun na una nilang pinuntahan. At doon na rin silang nagsimula na magtanong-tanong ng pakonti-konti tungkol sa karatig na pamayanan. Limitado lang din talaga ang alam ng mga tao doon. Dahil ayon din sa mga ito, ay bihirang may mapadpad na taga roon sa barangay nila. At sila din naman ay umiiwas na magawi sa pamayanang iyon. Dahil sa takot na maging pagkain ng mga tao doon na hinihinalang mga aswang. Meron silang nababanggit na isang binata na madalas iyon nakikipagtransaksyon sa mga karatig barangay. Minsan na daw nila iyong sinubukan na buhusan ng holy water at tapunan ng asin. Pero naasar lang daw iyon dahil bakit daw siya tinapunan. Wala naman daw naging pagbabago o kakaibang naging reaksyon. Kaya hindi rin nila napatunayan na aswang ang binatilyong iyon. Naghinala na si Tatang Perling na gumagamit ng hindi aswang ang mga tao sa pamayanan doon para makipag-barter ng mga kailangan nila sa ibang mga karatig na barangay. Nang minsan na ituro sa kanila ang binatang iyon. Kaya nagsimula na si Tatang Perling na magmanman tungkol sa binata. Nang dumaan iyon sa harap niya, ay nagbitaw si Tatang Perling ng orasyon na maaaring makaapekto lang sa aswang. Pero ngumiti lang daw sa kanya ang binata at bumati pa nga ng magandang tanghali. Kaya doon na nakumpirma ni Tatang Perling na totoo nga na hindi aswang ang binata. Inabangan niya rin kung tuwing kailan iyon bumababa upang mamili. Nang minsan na makita niya iyon na bumaba ng pamayanan
kaya sinundan daw nila yun kaagad. Siyempre, may bit-bit na banig daw si Tatang Perling at nagkukunya ring nagbebenta. Si Arnaldo naman ay sumisigaw na nag-aayos ng mga sirang radyo at kung ano-ano pa. Nakita daw nilang umalis ang binata at sumakay ng tricycle. Kaya hindi na muna nila iyon sinundan. Pero hindi pa rin sila lumayo sa lugar kung saan ang babaan ng mga sumasakay ng tricycle. Noong naghapon na daw, ay nakita na nilang dumating ang binatilyo. Nakatanaw lang daw sila sa malayo para hindi sila mapaghinalaan na sinusundan nila ito. Sa kabilang kanto naman daw ay nakita din nila na may mga lalaki na hindi bababa sa 5 ang mga nakatayo at parang may inaabangan. Nung nagsimula ng maglakad ang binata ay nakita daw nila Arnaldo, Nestor at Tatang Perling ang mga lalaking iyon na nag-uusap-usap sa mata na parang ang tinutukoy ay yung binata at sinundan iyon. Kaya sumunod na lang din daw sila Tatang Perling. Pagdating daw sa lugar na medyo nakalayo na sa mga kabayan ay hinabol na daw ng mga lalaki ang binata at nung nakalapit ay pinalibutan na at nagsimula ng pagtulungan sa pagbugbog. Pilit daw na lumalaban ang binata. Pero dahil sa madami ang mga kaharap na kalaban, kaya talagang hindi ito kinaya. Narinig nila na ama pala ng mga nabiktima ng aswang ang ilan sa mga lalaking naroon, kaya galit na galit ang mga ito na binubugbog ang binata. Noong nakita nilang yung 3 doon ay naglabas na ng itak at tila desidido na paslangin ang binata, ay lumapit na daw silang 3 at sinabing tama na. Pero tinutukan lang daw sila ng itak ng mga iyon. Naglabas naman daw ng .45 itong si Mang Arnaldo at Uzi naman kay Mang Nestor mula sa bayong na dala nila at sinabing, "Ano? Titigilan nyo yan o ito ang aawat sa inyo?" Natakot daw ang mga iyon at nagsitakbo na. Nakabulagta pa rin sa lupa ang binata at bugbog sarado ang mukha. Noong makitang may hawak daw na baril ang 2, ay pilit itong lumuhod at nagmakaawa na huwag siyang papatayin dahil wala naman siyang taong inagrabyado. Si Tatang Perling daw ang lumapit at nagtanong, "Bakit ka gustong patayin ng mga iyon?" Sinabi daw nito na dahil sa biktima ng mga aswang ang mga anak ng mga iyon at nakatira siya sa itaas na pamayanan na pinaghihinalaang pamayanan ng mga aswang. Pasigaw daw na sinabi ni Arnaldo na magsalita na bago pa niya ito tadtarin ng bala. Kaya kahit halos hindi na maibuka ang mata ay magkalapat ang kamay na nagmakaawa na huwag siyang patayin dahil hindi pa siya pwedeng mamatay hangga't hindi pa niya na ipaghihiganti ang pagkamatay ng buong pamilya niya. Kaya tinanong ni Tatang Perling kung sino ang pumatay sa pamilya nito. Sumagot naman ito na ang mga aswang sa pamayanan na tinitirhan niya ang may gawa ng paglipol ng buong pamilya niya. Nagsalita naman si Tatang Perling, "Hoy, kayong 2, itago nyo nga yan. Hindi na yan kailangan. Hindi siya aswang at hindi rin siya kakampi ng mga yun." Pagkatago ng mga baril ay pinagtulungan na ng 2 pasanin ang binata. Kaya nawalan na iyon ng malay dahil sa bugbog na inabot. Dinala nila ang binata sa kubo na kanilang nirerentahan at sa 3 araw pa lang nagkamalay uli ito. Nang tanungin nila ito, ay nagpakilala ito na siya si Bien Cordero.
at inamin din nito ang totoong dahilan kung bakit siya naroon sa pamayanan ng mga aswang. At naghahanap lang siya ng tamang pagkakataon upang lipulin ang buong lahi ng mga aswang sa pamayanan na iyon na nakatira sa itaas ng bundok. Kaya doon na rin ipinagtapat ni Tatang Ferling ang kanilang totoong pakay kung bakit sila naroon sa lugar na iyon. At tinanong kung gusto niya bang makianim sa layunin nila Tatang Ferling. At ipinaintindi na mahihirapan ito kung mag-isa niya lang pupuksain ang pamayanan ng mga aswang. Lalo na kung wala siyang alam na mga orasyon na maaaring ipanglaban sa mga orasyon din na ginagamit ng mga aswang, maliban sa asin at bawang na hindi naman talaga lubusang nakakapinsala. Pumayag naman daw ang binatang si Bien at ipagpapatuloy niya ang pagpapanggap na kakampi ng mga aswang hanggang sa dumating ang panahon na lulusob na ang grupo ni Tatang Ferling. At iyon na nga ang kwento ng naging lakad ni Tatang Ferling sa Samar. Dahil sa matagal na nawala si Tatang Ferling sa Narano, kaya naisipan niyang umuwi muna upang maihanda din ang mga makakasama niya sa pag-atake sa mainland.